Welcome sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, dumagungdong na naman po ang Itbulaga ngayong araw po ng Friday. At marami na naman po ang nakisa dyan sa Barangay Kamuning, Quezon City sa Sugod Bahay, mga kapatid. Halos mag-1,000 na naman po ang mga nagpa-register sa ating paboritong segment na Sugod Bahay, mga kapatid. So kanina po marami ang naghahanap kay Bossing Vic Soto. Marami po ang nagtatanong, bakit po wala si Bossing Vic ngayong Friday? So ulitin ko lamang po, every time na mawawala po si Bossing Vic sa Itbulaga, alam na po natin yon, okay? Nasa taping po siya para po sa kanyang The Kingdom na entry niya po para sa Metro Manila Film Festival. Actually, kahapon sinabi niya na po yan na meron po siyang taping ngayong araw po ng Friday. Kaya sana malinaw po ito sa mga naghahanap dyan kay Bossing Vic Soto ngayong araw. Samantalang ang binigay po ni Tito Soto sa Nasugod Bahay po kanina ay tumataginting na 70,000 pesos. Malaking tulong na po ito sa pagpapaaral po sa kanyang mga anak. So bago tayo magpunta sa mainit-init na topic natin ngayong araw po, narito muna ang rating sa mga noontime show for September 18, 2024. Dito po kayo magugulat sa ibinaba po ng na ratings ng It Showtime dito po sa GMA Network. Pumalo po ng 4.7% sa GMA lamang po yun, ha? Sa GMA lamang po yun, 4.7. Bumagsak po ang ratings nila. Bumawi naman po sa GTV na 1.4 ang nakuha. So total ay 7.2. Mababa po yan sa limang channel. Samantalang itong Itbulaga po ay naka 3.8%. Dalawang channel lang po yan. Sa TV5, 3.5. At sa RPTV, 0.3. Kung inyong paghahambingin yung TV5 at GMA Network yung ratings po, napaka-konti na lang yung diferensya, mga kadabar cards. Eh kung tutuusin, 107, 108 station ang sako po ng GMA, pero bakit ganyan lang ang nakukuha nila, di ba? So nananawa din po talaga ang mga televiewers, kaya yung iba ay nagpupunta sa online viewers. And speaking of online viewers po pala, during Sugod Bahay, merong 72,000 na nanonood po dito sa YouTube channel ng Itbulaga TBJ. And sa TV5 Philippines naman na YouTube channel ay nasa 30,000. Paalala lamang po ha, during Sugod Bahay lamang po ito at sa Gimme 5 ay mas tumaas pa po ang kanilang online viewers. Samantalang ginulat naman po ni Tito Sen ang buong bansa sa ating nabalitaan. So itong iCats Motor Inc. Philippines, nirepost po itong post ng Chrysler Dodge Jeep, no? So si Tito Sen po ay bumili ng mamahaling sasakyan. Grabe po, nakakalula yung presyo nito. Sabi nga po ng page, congratulations to Senator Tito Soto for owning a brand new Jeep Wrangler Rubicon. We hope you enjoy your rugged ride. So ipapakita ko po sa inyo yung picture ni Tito Sen na kung saan pinapresent po sa kanya yung mga features po ng naturang sasakyan. Ito pa po oh. Yan, grabe mga kadabar cards. At alam niyo po ba kung anong presyo meron itong Wrangler na to na Rubicon? Wrangler Rubicon? Siyempre, nag-search tayo para malaman natin. Ito po ay halos mag-range yung price niya ng 6 million. 6 million mga kadabar cards. Grabe. Sabi nga dito, the Jeep Wrangler price in the Philippines start pa lang po yun, ha? At 5,290,000. The lowest price is the Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2.0 4x4 ranging all the way up to the Jeep Wrangler Rubicon 4-door price at 5,780,000. Ito po yung kay Tito Soto. 5,780,000. View the price list table below to see the SRP prices. So yun po. Yun po yung price noong kay Tito Soto. Pinaka mataas na po yun na klase ng Wrangler yung nasa kanya. 5.7 mga kadabar cards. 5.8, halos mag 6 million na po itong Jeep Wrangler ni Tito Soto.
Grabe, congratulations, Tito Sen. Nakakahilo po ang presyo ng bago nyong Wrangler. So, since nakita ko na ganito yung price ng mga sasakyan ni Tito Sen, actually, hindi lang ito yung unang sasakyan ni Tito Sen. Meron siyang isa pang ganito eh. Mamahalin din po yun. So, ito yung tanong ko sa mga bashers. Ganito ba yung nalulugi? Nakakabili po ng million-milyones na mga sasakyan? So, ito po'y binili ni Tito Soto sa Green Hills. No, Green Hills po. Chrysler Dodge Jeep Ram sa Green Hills. Sobrang deserve po ni Tito Soto ng mga ganitong sasakyan kasi napakasipag niya po. Araw-araw siyang pumapasok, syempre, sa Itbulaga. At eto pa ha, tumatakbo po siya, diba, ng senator. At napakaganda po ng nakikita natin sa survey. Pumapangatlo, pumapangalwa, minsan nangunguna pa nga. Ibig sabihin, pasok na po itong si Tito Soto sa senatorial ngayong 2025. Samantalang pag-usapan naman natin ang pagdating po dito ni Janine Gutierrez sa Itbulaga. Siya po ang guest or humuhula po dito sa Bawal Judgmental Ka Ba? So, ang dami pong nagsigawan at hiyawan sa Itbulaga Studio kanina. Grabe, marami nga din po yung mga naglipatan na audience from kabila. Kasi nga naman, sali po na sa It Showtime siya mag-promote, ay sa Itbulaga po siya nagpo-promote. Kasi bawal pong mag-promote dyan sa It Showtime. Kasi yung Lavender Fields po na yan ay katapatan po ng programa ng GMA Network na kung saan ay patuloy po na tinatalo ng Lavender Spilled itong mga katapat niyang programa. Kaya nga ang tawag sa atin ay Dabar Cards ex-kapatid, ex-kapamilya. Versus 1. So, inaasahan pa po na mas maraming kapamilya star ang mag-guest dito sa Itbulaga since maraming proyekto ang papasok ngayong parating po ang December. So, sinakripisyo po ng It Showtime yung pagpo-promote, no? Pagpo-promote ng kapamilya star sa kanilang programa para po syempre meron silang maeran, meron silang mataas na ratings. Yan po yung mga sinacrifice ng It Showtime. Yung hindi sila pwedeng mag-promote sa sarili po nilang programa kasi sila po ay napapanood sa GMA Network. Samantalang binahagi naman po ni Ann Perer itong picture niya with Janine Gutierrez. Ang ganda po ni Janine, ano? Ang tambok ng mukha niya, tapos sinayang lang. So may revelation po itong si Ann Perer sa kanyang naging Instagram story para po kay Janine Gutierrez. Ganito po kasi ang naging caption ng Instagram story ni Ann Perer. Good luck po sa paghula sa Itbulaga, bawal judgmental ka ba? Miss Janine Gutierrez, lagi ko pong pinapanood noon yung Dirty Linen, tapos ngayon Lavender Field. So ayan mo, certified fans pala nitong si Janine, itong si Ann Perer. So mabuti na lang nagkita sila dito po sa Itbulaga. So hanggang dito na lamang po ang update ng inyong chismosang kapitbahay. Kaya kung nagustuhan mo to, nako i-follow, i-subscribe nyo na po ang ating YouTube channel.